So, ayan mga katons, dito na kami sa Bansalan. So, galing ako sa Davao kanina, 6 AM, dumating kami dito ng 9. So, ayan, ipapakita ko sa inyo dito yung kalawakan ng mga palayan. Ayan o. So, ingat lang ako sa nilalakaran ko kasi o. Ayan, niya. Napaka-enjoy dito maglakad. Napaka-saya tingnan yung mga palay dito ang lawak. So, napunta kami ngayon dito mga katons dahil ay kukuha kami ng palay. So, meron kaming palay dito. Yan dito. Yan, napaka-ganda yung area dito. So, yan. Yan mga katons. Grabe. Napakalawak oh. So, kami dalawa ni mother yung pumunta dito. Kasi meron kaming palay. So ipagaling namin. Ano na, bigas na. So, grabe. Napakalawak pala. Tingnan yung daan ko. Diba? Yan. Manunood lang kayo dyan. Ingat ako sa nilalakaran ko kasi ano, niya ano lang, kunti lang yung pilapil yung tawag nila sa ito. Niya naman to, dito dumadaan yung mga tubig para sa palayan nila. Ayan. Nag-enjoy ako dito. Pero ang sobrang init oh. Kita yung bahay dyan. Dyan yung ano ng partner ko, auntie. Ano lang. Itong vlog ko ngayon mga katons ay ano lang to. Kapakita lang ko lang sa'yo kung gaano ka kalawak yung mga palayan dito sa Bansalan. Ito sa Bansalan, ano ba to dito? Na yata. Dito yung galing yung kukunin namin na palay. Dito galing to, hinaharvest nila. Grabe, napakalawak talaga. So, nakikita nyo itong mga katons. Dito yung pagsira nila ng tubig. Galing merong magpalagay ng tubig sa ibang palayan. Ayan o. Hindi pa yan ani. Hindi pa nila na-harvest. So, ano lang tayo? Lakad-lakad lang tayo muna dito. Maraming salamat sa inyong panonood dyan. Thank you. Ayan. Grabe. Baka ilang oras ako dito mag-ikot-ikot. Para ako yung may-ari nitong palayan na to. Ano lang. So ayan o. Meron pa dyan hindi pa naani. Yung na-harvest lang ay dito. Yung tawag sa kanila dito mga katong, pag na-harvest, nag-aani ng mga palay. So doon ako banda sa ano, sa hindi pa na-harvest. Ano pa to eh, mga ilang ano siguro ko ilang araw pa to bago nila i-harvest kasi parang kulang pa yata sa ano niya, parang hindi pa yata pwede ma-harvest. So ayan yung ito, pwede na to. So, hindi pa nila i-harvest. Grabe, napakalawak oh. Tingnan nyo dito. Baka bilihin ko na to lahat. So ayan mga katons, kikita nyo yung daanan ko, grabe yung daanan dito, ano lang, ilang inches lang, mahulog ka na sa tubig. Ayan. Ayan yung mga palayan, oh. Napakaganda talaga mga katons, tingnan dito eh, grabe, napakalawak yung palayan nila dito.
Ano yung nag-harvest dito mga katons? Hindi na tao-tauhan lang. Ano na talaga yung yung tawag nila na harvester sa palay, yung makina na. Yan. Hindi na ako pumunta doon mga katons, ang layo pa ng ano? Ang layo pa. So diyan oh. Napakaganda yung tingnan yung mga ulap diyan. Yung mga clouds. So yan. Meron pa silang mga iyog dito. Tingnan nyo yung nilalakaran ko kanina, ang layo na. Ayan. So, ito yung mga palay na i-harvest naman sa susunod. So, yung kinakuha namin na palay mga katons ay tapos na. So, ayan. Ayan mga katons, napakainit. Para akong maluto sa init dito. Pero okay naman mga katons. Nag-enjoy naman ako sa pinupuntahan ko. So grabe oh. Hindi ko makadala ng eyeglass. Kalawak yung palaya ng auntie ng partner ko dito. Dito sa Bansalan. So ayan oh. Grabe. At kalawak. So pauwi na ako mga katons. Pauwi na ako dun sa area ng bahay ng auntie ng partner ko. So, mali naman ako magsasalita. Ayan o. So, dito yung hinarvest na nung nakaraang linggo yata. Oo. So, dyan. Ito yung kunin namin na palay. So, hindi namin ito binibili yung palay. Kasi meron kaming palay dito. So, ayan. Pintuhan muna lang tayo mga katons habang ay naglalakad ako dito. Napalawak. Ayun, hanggang doon pa yan mga katons yung palayan nila. Ano pa? Hindi ko alam kung ilang hektarya to. Napakalaki. Sana makabili tayo ng palayan kahit kunti lang. Yan yung mga kabundukan doon banda mga katong.